faithfulness and integrity. A true son cannot be faithful when he is influenced by his emotions or impressions. Mga bata o pagbati, emotionally immature. They are swayed by their emotions. I don't feel good. I don't feel okay. How do you feel? I don't feel good. You are walking by feelings. When you are a true son or daughter, you don't walk by feelings. You walk by faith. Amen. Whether you feel good or not, you walk by faith. By faith. Pag tinanong kita, matibay? Matibay. Feeling? Ah, wala yan. Ibaba ko yan. I will not walk by feelings. I will walk by my faith. My faith to endure. My faith to be faithful. My faith to be steadfast. My faith to be loyal. That is what I am focused on. He is faithful when he goes forward to a discharge of his duties, no matter what his feelings may be. If there is anything that is inconsistent with the spirit of the son, he persistently refuses to obey. Okay? Do not obey your feelings. Do not obey even your mind. Your mind may deceive you. Your feelings can deceive you. Don't be swayed by your mind. Ang mind mo, malikot yan eh. Malikot, masyado. Maraming iniisip. Kung minsan, umuuna pa. Your mind is your engine. Control it. Kaya when we drive a car, there is power in that engine. That is the mind of that car. Doon ay accelerator. Doon ay brake. Doon ay kambyada. Kabalo ka kung kano sa mo primera. Alam mo kung kailan magsegunda. Alam mo kung kailan pumaspas. Alam mo kung kailan humina. Alam mo kung kailan magbrake. Alam mo kung kailan huminto. Oh, that is the way you should treat your brain. Do not let your brain get loose. And then think about everything. Umuuna yan. Pagkatapos pag-una, kambyada, baba. Ano ang naisip, lumalabas dito. I-process mo muna. Tama ba ito? Walang break. Pagka anong inisip mo, lalabas dito, wala kang break. Sasakyan ka na walang break. Pagka sasakyan ka na walang break, marami kang kasamang sasakyan dyan, puro bangga. Puro disgrasya. Puro aksidente. Oh, punta naman ang pulis. Ako yung pulis. Oh, ano nangyari dito? Aksidente. Ah, ganito. Ah, nawalang break. Nawala ka. Panay ka namang walang break. Walang break ang bibig ba? Kung anong naisip, yun ang lumalabas. Kaya may isip tayo para mag-process. Ang brain mo, huwag mong pabayaan. I-control mo ang pag-iisip mo. Kasi yan, lumalampas pag hindi mo ikinontrol. Oh, tinignan kita, anong inisip ko sa iyo? Yung mga pobre, yung mga walang pinag-aralan, kung anong inisip nila, yun para sa kanila ay totoo. Yan, ang mga walang pinag-aralan. Hindi sila they do not analyze things. Their minds are not analytical. Ang nang inisip nila sa'yo, yun ang totoo. Quiboloy, pangwarta man na. Totoo na yun sa kanya. Kaya, yung lahat ng mga yan, iniwan ng ama. Kasi walang justice and judgment sa kanilang mga utak at pangungusap. Ako, kung kilala ninyo ako, lahat ng mga nakikita ko, pinaniniwalaan ko ba? Lahat ng naririnig ko, naniniwala ako? Hindi. Kung chismis, pinalalampas ko lang yan. I'm not interested in that. Pagka pinag-interesan ko yan, anong magiginansya ko?
Ano magiging gain ko? Maliligtas ka pag pinansin ko yan. Pagka pinagukulang ko ng time yan, maliligtas ka. Pupunta ka ng langit. Yun palagi ang nasa isip ko. Oh. Kaya yung mga chismis, mga utak yan ng mga ano, ng mga walang pinag-aralan. Mahilig sa chismis. Issues about yourself always, but big minds, they think about causes. Kausa. Kausa ang tinitingnan. Ang kausa, ano yung kausa ng isang grupo? Yan. Anong kausa? Pag kami humarang sa kausa yun, masama na sa kanila. Kasi yun ang mabuti para sa kanila. Anong kausa ng bansa? Kung ako presidente, tulad ng ating tunay na presidente, anong kausa ng bansa? Ang interest na mapalago ang bansa sa lahat ng paraan, maalis ang korupsyon, maalis ang drugs, maalis ang crime, maalis ang kasamaan, at umusbong ang bansa. Yan ang interest. Anong interest ko sa kingdom? Kaligtasan. Lumago ang kingdom na ang Ama ay pagpalain niya ang ating paglilingkod. Tumuwid tayo sa ating daan, magpatuloy hanggang maging anak na hindi na mababackslide. Yan ang kausa ng kingdom. Kausang pansarili, nako, kausa mo yan. Yan ang kausa ng maraming alipin, ng maraming slaves, kausa nila. Ano makain ko ngayon? Sana ko higa ngayon. Yun lang. Oh. Anong makain natin ngayon? Anong manakaw natin ngayon? That kind of language and mentality does not suit in the kingdom. It will not suit in the kingdom. Because that is the mentality of slaves. But the mentality of sons, I will take care of the business of my Father. I will take care of the business of my Father, spiritual revolution, financial revolution, and the revolution. I will bring the fruits into the feet of my Almighty Father through His appointed Son. I will contribute to the kingdom commonwealth because this is the Father's will. I'll bring Him all the fruits that will please Him. Mentalidad ng anak yan. Mentalidad ng alipin, I'll get what is rightfully mine. The time will come. Kahit mag-traidor yan, basta makuha lang niya yung gusto niya. Kaya mga traidor ang mga alipin. Ang mga slaves, mga traidor yan. Pero mga anak, loyal. Isang trademark ng anak is loyalty. Faithfulness and integrity. A true son cannot be faithful when he is influenced by his emotions or impressions. So control your brain. Do not believe what your brain is telling you. You want to have a master brain? Follow me. I am the mastermind. Do not follow your mind. That's why mayroong mga worker kuminsan, they are following their own mind as if they know more than what I know. So sabi ko, oh, you want to follow your mind? And you don't want to follow me when you are in the kingdom? You want to follow your own mind? Then get out of the kingdom and try your mind outside. Live outside, live independently, and follow your mind. Let us see where your mind will bring you. Meron isang mga worker dyan. Minsan tinuturuan pa ako, parang mas magaling pa sa akin. Sabi ko, oh, sige nga, subukan mo yung utak mo. Lumabas ka dito at sundin mo yung utak mo. Pagsunod niya, oh, hanggang driver lang siya ng taxi, merong good morning na, at hindi man siya binigyan ng taxi na aircon, nakabukas, kaya merong good morning, kasi pawisan palagi. Yan ang kalidad ng utak mo, kung utak ang pinag-uusapan. Kaya pag dito ka, sumunod ka sa utak ko. Kung utak ang pinag-uusapan, kasi hindi man lang maintindihan yung kalooban ng Ama. Kaya itong utak ng mga taga-church age, gusto lang pasundin ako sa kanila dahil daw ako'y kulto, dahil daw ako'y mali,
dahil daw ako ay wala, hindi ako sumusunod sa Word of God. Sino susunod kung utak yung sa inyo? E utak lang ni Athanasius, hindi nyo nasolve. Eh. Binaligtad ninyo mga salita ng Diyos, hindi nyo masolve. Eh. Oh. Yung poverty lang ninyo, hindi nyo nasolve. Eh. Pati yung mga salita ng Diyos, binabaluktot ninyo. Gusto ninyo, sumunod ako sa inyo. Tingnan nyo, pag nasubukan kayo, anong pananalita ninyo? Mura, panlalait, pag-aalipusta. Yan ang susundin ko sa inyo. Oh. Kaya, inalis na nga maang karapatan lahat sa inyo. Saan niya binigay? Sa akin lahat. Because I have judgment, I have a keen sense of fairness and justice. Praise the Father. Kingdom citizens, ito yung isang dapat nating malaman. Na anuman ang mangyari, kung kulang ka man dito sa kalaman, basta ang siguruhin mo lang, you are faithful. Pag faithful ka, matibay ka, anuman ang mga afflictions, tribulations, persecutions, palibot mo, hindi ka natitinag. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Tingnan niyo ang mga pananalita ni Pablo. Pananalita ng isang anak, no? Tagalog. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal. Dito siguro niya nakuha yung mga pananalita. Doon siya tumama. Mga minamahal, kayo'y magsitatag. Ayan, yan ang gusto kong mga salita. Magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Hindi nagtitipid, sumasagana. Ah, abundantly. Yung iba diyan, matipid pagka gawain ng Ama. Ah, alipin. Hindi na umaten ng meeting, alipin. Laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. The Lord knows everything. The Father knows everything, what you're doing. Oh, who is the richest in heaven and earth? Me. Because I do not cease day and night to work for Him. That's why kahit nagagasto ko ng malaki, what is money that I pay so that I can preach on TV, on social media, day and night. I'm working, I'm laboring day and night. Tinandaan natin yan sa Bisaya, anong sinasabi? Sa Bisaya po, Pastor, busa hinigugma kong mga igsoon, kinahanglan magpakalig-on kamo, dili matarog, sa kanunay magmadagayaon sa buluhaton sa Ginoo, sa nasayran ninyo, nga diha sa Ginoo, ang inyong pagpangabudlay, dili makawang. Oh, yan sanang naging national language ang Bisaya, kasi tumpak na tumpak eh. Ang Tagalog. Kaya yung mga Tagalog, mahihina eh. Mahihina sa Espiritu yung mga Tagalog. Kunting pagkapagsubukan. Pero yung mga Bisaya, ah, organic kayo. Pero, may downside din ang mga Bisaya. Medyo may pagkagahi ang mga Bisaya. Lig-on. Pero pagkanigahi pong uluwana, gahi po. So, meron downside ang Tagalog, meron downside ang Bisaya. Merong upside siya, pareho. Kailangan maghalo tulad sa akin. Alam mo kung kailan ka malambot, alam mo kung kailan ka matigas. Malambot ka doon sa mga kaluluwang maghanap ng kaligtasan. Magiging nanay, tatay ka sa kanila. Pakakainin mo sila, mamahalin mo sila. Pero magiging matigas ka pagdating ni Lucifer. O ano, gusto mo? Away tayo. Yan. Ang iba, kamali eh. Pagdating ni Lucifer, malambot. Suko, takot.
Pagdating dito sa loob, dahil mga kapatid na lahat, ay parang diktador. Huwag ganun. Pag dito, pagmamahalan, pagsusuportahan. Tayo, mga kapatid. Pag tayo-tayo lang dito, may mga differences tayo, isolve natin yon. Differences natin. Lumalago tayo, huwag tayong mag-away, huwag tayong magsabunutan, magkaintindihan tayo. Hindi ko winawala yung mga differences natin kasi iba-iba tayo, pinag-isa lang tayo. Pagdating ng kalaban, kalimutan natin ang mga differences natin. Magkaisa tayo, magpakalakas tayo, harapin natin ang kalaban, tayong lahat sumundo sa Kanya. Harapin natin si Satanas. Pagka wala na si Satanas, edi harapin na naman natin yung differences natin, isolve natin. Isolve natin. Huwag kayong upo na hindi masolve yan. Huwag kayong matutulog na hindi masasolve yan. Dapat pagbangon niyo sa umaga, ayos na lahat. O, tapos magkakadiferensya na naman. Magayos na naman tayo. Pagkatapos, palago tayo. Oh, we learn from our problems, we learn from our mistakes. Pag dumating na naman yung kalaban sa labas, kalimutan lahat ng diferensya. Regroup. Harapin. Tayo lahat. Laban sa Kanya. Ganyan ang Kingdom Nation. Woo! Hallelujah.